Good day, everyone. Sky River here. Man cannot ride. It's a good day. It's Sunday. Sabi nila, kahit daw may bagyo, pero wala naman daw ulan. Ngayong linggo. Bukas pa daw. Sana wag na. But anyway, sana maganda yung gising nyo, magandang araw nyo. Ako kasi hindi. hindi naman, joke lang. Maganda pa rin ang gising ko. Kasi pagkagising ko, ang nabungaran ng mata ko ay ang aking pamilya, ang aking commander, at ang aking little commander, at ang aking isa pang little commander. At sila ay aking hinalikan, ni Yakap. At tapos sabi sa akin ni commander, magra-ride ka na naman. Yes, of course! And ito, ang bumungad din sa akin sa Facebook Man Cannot Ride Messenger ay ito, sabi niya. Ito ang sabi niya, ang dami mong alam. Dapat magturo ka na lang, mag-instructor ka na lang sa riding school. Huwag ka na sa social media. Dapat sa social media, nakakatuwa, nakaka-entertain. Hindi kami na-entertain sa mga pinaggagawa mo. Ay, Diyos ko. Mukhang malaki ang galit sa akin ng viewer na yun. Anyway, so pasensya na sa kanya. Kung sino ka man, ay di, abay. Ito ang aking nakakayanan. Hindi ko kayang maging entertaining para sa inyo. So, para sa iyo, ay pasensya na. Okay? Ngayon siguro, Sunday ride to. Ngayon nagpa-play ako ng music sa head, sa helmet ko. I am listening to Faith No More, yung kanilang cover ng isang old hit na Easy. Yeah. Be high. So high. I wanna be free from all the things that do alright. Oh yeah, I wanna be free. Just free, yeah. Alright, so sasagutin ko yung comment na yon o yung message na yun sa akin sa pamamagitan ng isang kwento. Yeah, alright, so ganda ng music sa helmet ko ngayon. 2017, nagsimula akong mag-research tungkol sa pagmumotor dahil ako ay na-inspire ni Kakimoto. Sabi ko, makapagmotor din kaya. Ayan. Ang astig ni Gaki. Ang kulang astig. Alright, so, nagre-research ako tungkol sa pagmumotor. Hanap-hanap ako ng mga videos. At sabi ko, magtatayo din ako ng aking YouTube channel. Oh yeah! Kaya naman noong 2017 tsaka 2018, yan, dyan ako nagtayo ng YouTube channel. Tapos, sabi ko, ano kayang gagawin ko? Ano kayang ipapakita ko sa madlang people? Ang ganda naman ang sikat ng araw. Okay, sabi ko, sige, tingin-tingin tayo. Kuha tayo ng inspirasyon sa mga Filipino motorcycle content creators. Oh, yan. Sa mga Pinoy moto vloggers. Sabi ko, ano kayang gagawin ko? Sabi ko, alam ko na. Bibili ako ng expressway legal na motor. At ako'y hahataw ng hahataw sa expressway. Yeah! Tapos nakita ko, ay, may gumagawa na pala nun. Okay. Meron na palang overspeeding sa expressway. Okay. Okay, iba naman. So sabi ko, alam ko na. Since big bike ang bibilihin ko, babarubalin ko ang EDSA. Yan.
Papakita kong astig ako mag-ride sa EDSA. Tapos nakita ko, ay, may gumagawa na pala nun. Okay, may gumagawa na pala nun. Tapos sabi ko, ala, alam ko na. Magpapaastig na lang ako. Magbi-video na lang ako, tapos magmumura ako ng magmumura. Yeah, astig! Diba? Nakita ko, ay, may gumagawa na rin pala nun. Okay. Ay, ano ko yung gagawin ko? So, isip ako ng isip nun. Ano ko yung gagawin ko sa social media channel ko? Alam ko na. Magpapakita na lang ako ng mga kung anong-anong kabalbalan sa pag-ride. Sabi ko, naku, marami na palang gumagawa nun. Mga kamote riders. Okay, ano ko yung, paano kaya to? Wala na akong maisip nun na pwedeng gawing content. Nasabi ko, magre-review na lang ako ng mga motor. Tapos na-realize ko, ay, mahirap pala yun. Dahil kailangan pala ng pera doon. Okay, magre-review na lang ako ng helmet. Ay, kailangan din pala ng pera doon. O kaya mga kakilala. Okay, magre-review na lang ako ng mga gamit. Ay, hindi rin pala. Naisipan ko noon, gayahin yung ginagawa ni Gaki Moto, nag-garage visits. Kaso sabi ko, wala naman akong kilalang mga mga riders na may magagandang garahe at magagandang motor. O may mga garahe na punong-puno ng motor. Sabi ko, okay. So, well, di ko yung pala magagawa yun. Nahihirapan akong ano nun, mag-isip nun ng content na i-share sa mga netizens yan. Tapos at the same time, ako ay nag-aaral nun ng pag-ride. Wala pa akong motor, nag-aaral na ako mag-ride. Kasi sabi ko, ayokong mamatay. Ayokong makapatay. Ayokong madisgrasya. Ayoko rin makadisgrasya. Kaya 2018, hindi pa man ako nakakabili ng motor. Nagmamakaawa pa lang ako nun sa asawa ko na payagan akong bumili ng motor. Yan. Nag-aral na ako na ng safety at saka ng riding skills. Road safety and riding skills. So, sabi ko, alam ko na, magsa-search ako sa mga Pinoy moto vloggers para sa kanila ako matututo. Ayan. Kaya lang nagmanteteng, wala akong makitang Pinoy moto vlogger or motorcycle content creator na nagtuturo at naglalabas ng video tungkol sa road safety and riding skills. Meron man akong nakita, kaso yung mga video nila ay ano, mga introduction lang para mag-enroll sa mga riding school nila at riding courses. Wala talaga nagpo-provide ng libre na video na educational. Wala akong makita. Nandito, patay. Paano ako mag-aaral nito ng safety and riding skills kung wala naman ako mapanood na Pinoy moto vlogger or Pinoy motorcycle content creator na nagtuturo ng libre online. So nawawala na ako ng pag-asa. Sabi ko, mukhang magiging kamote ako nito ah, dahil wala akong maaral na proper riding skills and road safety. Hanggang sa may mga natalisod ako, may mga discover ako mga videos na nagtuturo ng road safety, road strategy, proper riding skills, at saka yung proper gear, safety gear, riding gear. Yun nga lang, sila ay mga taga-ibang bansa. Sabi ko, naku, baka magalit sa akin si Dr. Jose Rizal nito. Dahil tinatangkilik ko, dahil inuuna ko munang tangkilikin ang mga taga-ibang bansa. Pero sabi ko, ay, naku, Dr. Jose Rizal, pasensya na.
Eh, wala naman akong kababayang gumagawa ng libre na libreng mga videos sa YouTube tungkol sa road safety and proper riding skills. Eh, wala eh. Meron man, ay hindi naman libre, or meron man, eh, komplikado. O meron man, eh, mali-mali naman yung tinuturo. So yun na nga, natuto na ako from other motorcycle instructors and yan, motorcycle instructors and motorcycle content creators na mga taga-Bumanta. Sa ibang video ko nababanggitin na i-describe lahat sila. So yun lang, yun ang sagot ko dun sa comment na yun, ha? Yung message na yun sa akin ng isang viewer. Kaya hindi ako entertaining dahil hindi ako marunong, wala akong sense of humor, hindi ako marunong mag-joke. Kaya hindi ako entertaining dahil hindi ako sexy, hindi ako maganda, hindi ako pogi, hindi ako macho. So, hindi ako pwedeng magpa-cute sa social media kasi hindi naman ako cute. Hindi ako pwedeng magpakita ng balat, ng skin dahil baka masuka lang kayo. So, hindi entertaining ang Man Cannot Ride dahil naalala ko tuloy yung Gladiator. Are you not entertained? Were you not entertained? Well, muli, ako ay humihingi ng pasag. Wow, napakaganda naman ang araw. Para siyang tinted ng mga ulap. So muli, humihingi ako ng pasensya sa mga viewers na napapadpad sa Man Cannot Ride at nag-i-expect ng entertainment and fun videos. Pasensya na. Hayaan nyo. Sige. Subukan ko. Ewan ko kung kailan. Pero pasensya na kung hindi entertaining ang mga videos ng Man Cannot Ride. Kung walang fun factor, walang kung hindi nakakatawa, pasensya na. Ito lang ang nakakayanan sa ngayon. Ang aking wish na lang sana is kung hindi man kayo ma-entertain, kung hindi man kayo masiyahan, maligayahan sa mga videos, sana man lang meron kayong mapulot na kapakipakinabang para sa inyong pag-ride, para kayo ay maging safe, para kayo ay maging better, safer rider, so we can ride another day, we can ride every day, we ride and then we go home and then we ride some more. Ayan, yan ang panalangin ko. Kahit hindi kayo ma-entertain, pasensya na. Subukan ko magpa-sexy. Kasi mabenta ngayon yan eh, yung mga pa-sexy. Saka mga pa-cute, at saka mga pa-effect na parang mga jowa-jowa effect. Okay, sige. Subukan natin. Baka sakali. Anyway, dyan na muna kayo. Mag-ride na muna ako. Have a good day, everyone. Angel like Sunday.